hindi na sisiguro ni Carissa sa sarili kung handa na siyang harapin ang ex-boyfriend niya si Jason. It had been extremely difficult for her to get on with her life ever since he married someone else some years ago. Para man lang maipakita na she was definitely over him, pinakiusapan niya si Ben to play the part of her boyfriend. Nang panahong iyon, mulag pa siya sa outstanding traits ng kaibigan. Ang kakisigan nito, ang pagiging dependable, thoughtful at matapat. And it seemed most unfair na kung kailan sigurado na siyang wala na si Jason sa kanyang puso, ay sakalang niya na-realize na ang pumalit dito ay si Ben. Paniwala talaga si Carissa na kaya niya. Ngunit habang palapit na ng palapit ang araw ng pagdating ng dating katipan, ay natagpuan niya ang sariling pinanghihinaan ng loob. Minahal niya si Jason, mahal na mahal. Katatapos pa lang niya ng kolehiyo na maging katipan niya ito at umabot din ng halos 3 taon ang ugnayan nila. Sa loob ng panahong iyon, nahulog ng gusto ang loob niya sa lalaki. Lalo pa nga, at maituturing na ito ang kanyang unang pag-ibig. Natigil siya sa pagkuha ng larawan ng 2 modelo na umaaktong magsing-iro para sa patarastas ng isang pabango. Gayong-gayon sila ni Jason noon, malambing sa isa't isa. Pakiwari niya ay sila lang ang tao sa mundo. Sandaling nangilid ang luha sa kanyang mga mata nang maalala kung paano mas pinahalagahan ni Jason ang ambisyong mga ibang bansa kaysa sa kanilang pagmamahal. Mabuti sana kung basta lang itong ng ibang bansa. Ang masama ay nag-asawa pa ito ng isang US citizen para makakuha ito ng green card. "Are you all right, Caris?" tanong ng art director na nangangasiwa sa pagkuha niya ng larawan. "I'm fine. Break lang tayo sandali," sagot niya. "Sure. Everyone, take 10 minutes. Hayag nito sa iyo pang mga kasamahan. Pagkatapos ng photo session, plano ni Caris ay manonood na lang ng sine, subalit sa halip na sa sinehan ng moon makarating, ay pinadpad siya ng mga paa sa video and photo supply shop ni Bien. "Naligaw ka yata," bati ng binata, pagpasok niya sa maliit na opisina nito sa loob ng shop. "Ba't nandito ka pa? Wala ka bang date?" Hindi niya alam kung bakit yun ang unang lumabas sa kanyang bibig. "Kung inaakala mong wala ako rito, ba't ka nagpunta?" Ganting tanong nito. "Ano to? Philosophy 101? Explain the logic of your actions." Hey, relax. Ano bang problema?" Lumapit sa kanya si Ben at giniyahan siya patungo sa spa. "Do you want anything to eat or drink?" Anito nung nakaupo na siya. Umiling si Caris. "Then maybe you can tell me what brought you to my humble office." Hindi siya nakaimik. Siya rin ay hindi mawari kung bakit nagsadya siya sa shop nito. "Remember, Jason, bulong ng isip niya." Nang maalala ang napipintong pagbabalikbayan ng dating kasintahan, ay gusto niyang mapaiyak. Hindi niya maintindihan, pero masyadong nakaka-depress sa kanya ang ideyang makakaharap muli ang lalaking minsan ay minahal niya ng lubusan. "May problema ka, alam ko. Out with it," susog ng binata. Imbes na magkaroon ng nakas na loob na isiwalat ang dinaramdam, ay tila lalong umurong ang kanyang dilag. Tingin niya, napakawalang kwenta ng kanyang problema kung tutuusin. Hindi na niya dapat inaabala ang kaibigan sa trabaho nito. Magsasalita pa sana siya nang may kumatok sa pintuan. Kasunod na yon ay sumungaw ang ulo ng assistant ni Ben. "Boss, nasa labas si Melinda." Anito. Sa narinig ay napatayo si Carissa. Kilala niya ang babae. Regular itong kasama ni Ben at piho niya ay may malalim na patutunguhan ang ugnayan ng mga ito. Sa kung anong dahilan, parang mas lalo siyang na-depress. "O saan ka pupunta?" tanong ng binata. "Aalis, mukhang may lakad ka eh. Pero hindi mo pa sinasabi kung ba't ka na pa rito. Kailangan bang may mahigpit na dahilan para dalawin ko ang kaibigan ko? Napadaan lang ako. That's all." Mataman siya nitong tinitigan. "I don't believe you." Pagkuway hayag nito. "Now, what's the problem?" Hindi na siya nakatigis.
kung sa bagay, nang muli niyang pag-upo ay tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha. Uuwi si Jason, hayag niya sa pagitan ng buhay. Si Jason the jerk? I mean, yung ex mo. Tumango siya. Mano naman kung umuwi siya? Noong tol, minainlove ka pa rin sa kanya. Hindi na yata, pero hindi mo masiguro. Dugtong nito, hindi sa ganun. Ang kaso, titira siya kina John. No problem. Lumipat ka muna pansamantala ng bahay. No, thanks. Pahayag niya. Ayokong maintriga. Isa pa, ayoko rin umalis ng dahil lang sa kanya. According to John, I just be feeding his ego that way. Alam kong mukhang trivial na problema ko sa'yo. On the contrary, I too wouldn't want him to feel the still matters to you. Talaga? Bagyang gumaan ang pakiramdam ni Caris sa sinura nito. Oo, wala siyang modo. Not just because he left you but also because he used marriage for his own selfish interest. Then, can I ask you a favor? Nag-aalaman niyang tanong. Ito naman, parang parating ibang tao. Sabihin mo at kung kaya ko, bakit hindi? Naumid na naman ang dila niya. Ano? Tanong ni Ben ang hindi siya magsalita. Kuwan. Forget it. Muli siyang tumayo dahil inunahan ulit siya ng pagkahiya. Teka, pigil nito sa tangka niyang paglayo. Sa puntong iyon, ay pataklab na bumukas ang pinto at pumasok si Melinda. Nagtatanong at naghahamon ang tingin itinapon sa dalawa. Kanina pa ako naghihintay. Naiinip na ako. Ano ito nang walang kumubo sa kanina? I was just leaving. Hayag ni Caris. At sumunod na yun ay malalaki ang humakbang lumabas na siya ng sila. Ah, iyon ba ang problema niya? Nasabi ni Ben. Kausap niya ng mga sandaling iyon si Joanne na siyang nakasagot nang tawagan niya si Caris. Naayon naman sa babae ay hindi pa umuwi. Yup, baka nadyahe kaya hindi nasabi sa'yo. In fact, I'm surprised she even considered telling you. Nung una'y talagang tutol na tutal siya sa suggestion ko. Baka desperado na. Ilang saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Well, now that you know, what do you intend to do? Tanong ni Joanne. I gather this means much to her. Ani ni Bian. You're right. Kailan darating dyan si Jason the jerk? Oops, sorry about that. Napatawa ito. Talagang may pagka-jerk yun eh. Kaya tama lang ang tawag mo sa kanya. Anyway, ngayong Sabado ang uwi nila ni na mami. O sige, pero kung pwede, huwag mo na munang sabihin o ipaalam kay Caris ang pag-uusap natin ito. No problem. At please, patawagin mo siya sa aking pagdating niya. Para naman malaman kung nakauwi siya ng maluwalhati. I'll do that. You're a good friend. Pahabol ni Joanne bago nito ibaba ang telepono. Tatlong araw na lang, iyon ang ideyang gumagambala kay Caris ng mga sandaling iyon na siyang dahilan kung bakit nakatulala siya sa kawalan kayong kausap niya si Lee. Ang baklang nagmamayari ng Lion Tours. Dapat ay pinagdidiskusyon na nila kung ano ang mga larawang gusto nitong kuha niya. Hello, are you there? Napakislot siya. Nung magsalita ito at igalaw-galaw ang kamay sa harap ng mukha niya at saka lang siya natauhan. Sorry, anong sabi mo? Tita, kung di ko lang alam na magaling ka, papalitan na kita dahil para kang wala sa sarili, anang bakla. Pasensya ka na, hindi na mauulit. Kung di ko lang alam na mabait ka, di ko hahayaang maglakbay ang utak. Napakapalagaya ang loob na kasi ni Caris si Leo at alam niyang nagbibiro lang ito. Sus, binola pa ako. Pero tama ka, mabait nga ako. Anyway, back to business. Heto ang listahan ng mga eksenang gusto ko sanang kunan. Iniabot nito ang papel na may sulat kamay nito. Okay, I now know what you want. Pero isang particular na destination lang to, diba? Paniniguro niya. Gusto ko sana'y maipalabas natin lahat ng mga nilalaman ng isang tour package. Pero kung masyadong magastos, maski isang destination na lang ang pagkukunan mo ng pictures. Medyo hilaw pa ang ideya ko. I'd like to get back to you later when things are clearer in my mind. Kaya lang ako nakapag-meeting sa'yo para makakuha na rin ang input mo. O sige, pag-iisipan ko din ito. Aniya. Patawagan na lang kita, okay? Sure.
nang makalabas ng opisina ni Leo ang dalaga at makalula ng taksi. Ay napatulala na naman siya. Sabado na, sa loob ng 3 araw, ay hindi na pinanghasa ni Caris na kausapin si Ben tungkol sa pabor na hihingin sana ni Yarita. Ngayon tuloy, ay mas lalo siya mangingi sa napapintong pagharap nila ni Jason. Kaya ko to. Kaya ko. Paulit-ulit niyang sabi sa Iris. Ngunit ang marinig niya ang ugong ng sasakyang humimpil sa tapat ng bahay. Kasunod ang mga tinig na nagpapahiwatig na dumating na ang mga panauhin ay waring ng lambot ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang unang reaksyon ay magtatakbo sa silid. Ngunit napiho rin niya, mas mainam sigurong harapin na niya kaagad si Jason at nang matapos na. Pagbukas ng pinto, laking gulat niya nang imbis na si Joanne o sino man sa mga kasama nito ng mabungaran, ay si Ben ang tumambad sa kanyang paningin. "Ba't nandito ka?" naibulalas niya. "Nagkasabay lang kami dyan sa labasan. Mukhang kapapark lang ng kotse niya nang dumating yung taksi na sinasakyan namin. Kasunod ng binata si Joanne at ang huli ang paliwanag." Hindi na nakapagsalita si Caris dahil hustong nakalapit na sa kanila ang mga galing sa Amerika. "Iha, kumusta na?" bati ni Mrs. Trias, ina ni Joanne. "Mabuti ho," tugon niya. "Kayo, how was your trip?" "Hay, nakakapagod. Nakailang transfer kami," si Mr. Trias ang sumagot. "But when we touched down, I felt it was worth all the trouble. Coming back to the Philippines sure feels so good." Natigilan si Caris nang marinig ang tinig ng isang lalaki. Hindi niya akalaing ganun pa rin ang kapamilyar inyong katatapos ang mag-aalim na taong pagkakahiwalay nila. "You're looking good," sabi ni Jason sa kanya. Hindi siya nakapagsakalita. Pakiramdam niya ay binalik siya sa kahapon kung saan nag-uumabo ang kanyang puso sa pagmamahal sa lalaking kaharap. "Balasuba siya, remember," paalala niya sa sarili upang kitlin ang unang silakbo ng nandang. "Ipakilala mo naman siya," susog ni Joanne sa kanya. Ang tinutukoy nito ay si Ben. "Ah, oo nga pala. Ito si Ben. Ben, sila ang mga magulang ni Joanne. At ito naman si Jason." "Ganun lang," sabi nito. Nagtatanong ang tinging ibinaling niya kay Ben. Naiintriga rin tumingin sa kanya si Mrs. Trias, pati na si Jason. Isang maluwang ng ngiti ang pinasungaw ni Ben sa mga lalo. "She forgot to mention that I'm her fiancé. We're going to get married soon," sabi nito. Muntik nang mabiluukan si Caris sa narinig. Si Joanne naman ay dagling iniiwas ang mukha sa mga kaharap at baka matawa ito. Samantalang si Jason ay halatang nadismay. Inakbayan pa siya ng binata. "Pagpasensyahan niyo na itong sweetheart ko. Hanggang ngayon ay hindi pa yata siya sanay sa ideyang malapit na kami ikasal," dagdag nito. "Well, congratulations iyo. We've known Caris for a long time and she's a very good catch. Napakabait niyang bata," sabi ni Mrs. Trias. "Yes, I think so too," sang-ayon ni Ben. "I'm glad she found someone who can appreciate her," dagdag pa ng ina ni John. "Swerte ko nga ho," anin to at hinagan pa ang tuktok ng ulo ng dalaga. Hindi mawayan ni Caris kung papatayin niya ang kaibigan o pasasalamat. Oo, at plano talaga niya itong pakiusapan na magpanggap na katipan. Pero ayaw na niya itong binibigla siya ng ganun. Isa pa, paano nito nalaman ang tungkol sa pabor na ipapakiusap sana niya? Nagtama ang mga paningin nila ni Joanne at noon niya nahulaan ito ang pinagmula ng impormasyon. "Hindi ko alam na malapit ka na palang ikasal," pagkuway sabi ni Jason. "Ang Kuya Jason talaga, ano bang inaasahan? Ang ganda siyang inlove na inlove pa rin sa'yo at walang asawang umaasam sa iyong pagbabalik." Hirit ni Joanne. "Joanne, ano ba yan? Ang batang to talaga." Saway na ina to. "Relax, mommy. Jason recognize a joke when he hears one," sabi ng anak. Ngunit ng palihim na sulya pa ng pinsan, ay pinahiwatag nito sa pamamagitan ng mga mata na hindi ito nagbibiro. Masakit sa pandinig ni Caris ang tinura ng kaibigan. Palibhas ay may himig iyon ang katotohanan. Aminin man niya o hindi, ganoon nga yata ang kanyang ginagawa.
ang walang kabuluhang pag-asam na magkakabalikan pa sila ni Jason. Isang kabaliwan iyon dahil bukod sa may asawa na ang lalaki, di yata gawain ng taong may matinong pag-iisip at respeto sa sarili ang tanggapin ito matapos siyang isa-isang tabi na gayang napaglumaang damit. Noon niya na ipasyang maski sa pakiramdam niya, ay may pagtingin pa rin siya kay Jason. Hinding-hindi niya yun ipapahalata rito. Kung may gusto ka pa sa akin, maghabol ka muna ng todo-todo.